Good morning mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon mga kapatid ay December 21. Isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. And tayo mga kapatid ay magsimula sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat for all your provisions. Thank you for your protection. Thank you for everything what you have given to us. And this morning, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama sa pagbubulay-bulay na yung mga salita. Pagpalain niyo po ang aming buhay kasama ng aming mga sambahayan. Dahil naniniwala kami, Lord, that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, God. That's why we ask that send your word to each and every one of us para mapagpala kami ng iyong mga salita. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang buhay ng bawat isa dahil alam po namin na sa araw na ito mayroon po naman kayong panibagong laang biyaya at pagpapala sa aming mga buhay. That's why, Lord, we expect that we will receive today in Jesus' name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome po sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. In Amplified Version, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, but he said to me, my grace, my favor, and loving kindness and mercy is enough for you, sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully. For my strength and power are made perfect, fulfilled and completed, and show themselves most effective in your weakness. Therefore, I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ, the Messiah, may rest, yes, may pitch a tent over and dwell upon me. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid. We all know that the author of 2 Corinthians was Apostle Paul himself. At si Apostle Paul, mga kapatid, ay siya po ang pinakamaraming may akda sa bagong tipan, mga kapatid. Subalit, atin pong makikita na even Paul himself experienced infirmity, but the grace of God truly na naging mayaman sa kanya at patuloy na nagmanifest sa kanya, mga kapatid. Kaya despite na siya po ay sabihin natin para magpa-apekto sa kanyang naranasan, manapay siya po ay patuloy na nagalak at patuloy na niluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay, because the power and grace of Christ ay nanahan sa kaniya, mga kapatid. Kaya our today's message, brethren, Grace and Promises for Sickness and Healing, which entitled His Grace is Sufficient for Infirmities, Brethren in Christ. Tandaan po natin na ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo ay sapat para po sa ating mga karamdaman at sakit, mga kapatid. Sa kabila man na hindi po natin ninanais at ginugusto ang mga bagay na ito, pero dahil tayo ay nandito pa sa sanlibutan, ay atin pong itong mararanasan. Subalit kapag naranasan po natin ito, tandaan po natin na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat isa sa atin, mga kapatid. And our today's grace and promises for sickness and healing, in which we need to agree, believe, claim, and declare
Dahil tulad ng sinasabi ko paulit-ulit mga kapatid na hindi po sufisyente ang salita ng Diyos na atin lamang pong mapakinggan, atin lamang pong mabasa, kundi kailangan po natin itong personal na sangayunan, personal na sampalatayanan, personal na angkinin, at personal na ideklara mga kapatid. So this point of time, ating pong i-acronym ang salitang GPS, Brethren in Christ. At first point, His grace is sufficient for infirmities. Tandaan po natin na ang biyaya ng Diyos ay sapat at sufisyente para sa ating mga sakit at karamdaman, mga kapatid. Kaya wala po tayong dapat ipangamba because we have this grace, we have this favor ng ating Panginoon, mga kapatid. At tulad ng ating laging dinidefine na pag sinasabing grace, ito po ay unmerited, undeserved, unearned. Kaya ang kagalingan, mga kapatid, sa ating mga sakit at karamdaman ay hindi na po natin kailangan pagpunyigian, paghirapan, or pagtrabahuan, mga kapatid, because this is a freely gift ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang dapat lamang natin gawin ay sampalatayanan at angkinin ito, mga kapatid. And then second point, His power is sufficient for infirmities. Tandaan po natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay sapat na po sa buhay ng bawat isa sa atin, sapat at sufisyente ito na makapagpapagaling sa ating mga sakit at karamdaman. At naniniwala ho tayo na in God nothing is impossible, all things are possible. Kaya dapat ito po ang lagi natin tandaan na wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. At again, His power is sufficient and His power is enough for our infirmities. And then third point, His strength is sufficient for our infirmities, brethren. Tandaan po natin na ang kalakasan, of course, kapag nakakaranas ho tayo ng sakit at karamdaman, naturalmente na ang ating katawan ay nangihina, nanlulupaypay. Subalit kapag tayo ay nakaranas po ng kalakasan na galing sa Panginoon, mga kapatid, hindi ho kalakasan na galing sa atin, kundi kalakasan na galing sa Panginoon. At ang kalakasan na galing sa Panginoon ay sapat at sufisyente para po tayo mapalakas sa ating pong mga kahinaan at karamdaman, mga kapatid. Kaya to sum up of our today's message, brethren, grace and promises for sickness and healing in which entitled His grace is sufficient for infirmities, and our this grace and promises for sickness and healing in which we need to agree, believe, claim, and declare. Ating inacronym din pong acronym na GPS, mga kapatid. First point, His grace is sufficient for our infirmities. Second point, His power is sufficient for our infirmities. And third point, His strength is sufficient for our infirmities. And these are the acronym of the acronym GPS, grace, power, strength. And this grace, power, and strength are sufficient and enough for all kinds of infirmities we have in life. I hope, mga kapatid, na once again, we were blessed with the Word of God today, at patuloy tayong magpasalamat kay Lord sa kanyang biyaya, kapangyarihan, at kalakasan. Salamat o Diyos dahil napakabuti po ninyo sa amin. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong kapangyarihan, at salamat po sa inyong kalakasan na patuloy po naming tinatamasa at patuloy po ninyong ipinagkakalob sa amin, lalo na Panginoon kapag kami ay nakakaranas ng sakit at karamdaman. Palayan niyo po kami spiritually, intellectually, emotionally, materially, physically, and financially at sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Patuloy din po namin idinadalangin ang aming mga kapatid na may mga negosyo, na i-bless niyo po ang kanilang mga negosyo, na lumaki ang puhunan, lumaki ang kita. Salamat din Panginoon sa aming mga kapatid nagsipagtrabaho, na maranasan nila ang promotion sa mga positions at higit increase, Panginoon, sa kanilang mga salary. Salamat din po sa aming mga kapatid na magsipag-aral, sufficienting tuition fees at sufficienting allowances. Salamat din po sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanya lamang tahanan. Whatever we do, we believe, Lord, na You will bless every work of our hands. At salamat din po, O Diyos, sa araw na ito, dahil kami na naman po ay tumanggap ng mga pagpapalang Iyong laan sa bawat isa. That's why we are successful, we are prosperous, we are victorious, we are favored, and we are blessed today, God.
Thank you for making us blessings to everyone on this our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen.